Ayun na nga, ayun na. Lumabas na ang laban namin. Sinyo versus Shernan Putek. Wala pang one day, 1.8 million na. Ngayon, ewan ko, tingnan natin. Wala na. 1.8 million. Nakaka 18 hours pa lang siya. Grabe. Grabe. Hindi lang kami ni Sinyo ang dahilan kung bakit nagawa yan. Dahil yan sa sipag ng Flip Top Stop kay Boss Enigma, sa lahat ng MC na pumunta para sumuporta, at sa lahat ng nanood ng live, kahit hindi live, yung mga sumusuporta sa online, lahat to nagawa natin. Dahil to sa, hindi na, lumabang kami ni Sinyo, hindi na para magkaroon ng shit sa isa't isa, ginawa namin to dahil ganto namin kamahal yung Flip Top, ganto namin kamahal si Enigma. At alam ko kayo rin, kaya lahat to ginawa natin. Kaya congrats sa ating lahat, pinapalakpakan yan. Yun, gagawa na natin to. Actually, kahapon to lumabas. Pero itong video na to, lalabas to mga ilang araw pa. Ayokong sabayan yung hype nung paglabas ng laban namin. Pero ginawan ko na to, kahapon nilabas, ngayong alas 3 ng hapon. So ilalabas ko to mga ilang araw pa. Kaya ayun. Shoutout muna tayo syempre sa mga sponsors ko, Fubu, R&R, Black Manila, Hypebeat, Real Jokes 'yon kay Sinyo. Ay, anak ng Muntinlupa oh. Anak ng Muntinlupa. Shoutout sa mga agrupo ko. Meron akong ilalabas na clothing na anak ng Muntinlupa. Sa totoo lang, gusto ko siyang ilabas na para lang sa mga agrupo ko, kasi meron akong organization dito sa Muntinlupa na ang pangalay ay Anak ng Muntinlupa, at marami kami. So, feeling ko, marami na nagsasabi na gawan ko na ng clothing na pang Muntinlupa, pero pinag-iisipan ko maigi. Pero sa ngayon, eto, ako lang meron na itong sombrero na to. Ako lang meron na itong jacket na to, at yung suot kong jacket sa laban namin ni Sinyo, ako lang meron yan. Pero yung t-shirt, marami na kaming meron yan, at may ilalabas ako mga bago. So, ayun, Anak ng Muntinlupa, shoutout sa inyo lahat. Since birth, pare. Muntinlupa's Most Wanted since 2003. Yan, grupo ko yan. Facebook.com/Shernanpogi. O kaya Shernan, follow nyo ako sa Facebook. TikTok, Tito Shernan 22. Instagram, Super Shernan. At syempre, bati na tayo. Ito nga, babasahin kong comment ay galing sa Luxuria versus Jonas. Reaction video. Tito, tingin mo, kaya ba ni Lip at Sak maghanda sa battle nila ng maayos? May laban sila Pacos Ganay, then after a week may laban sila pareho sa PSP. Sana kaya nila, kasi alam mo yon, sana kaya nila. Kasi once na umuwi ka sa trabaho, dapat gawin mo yan. No reason. Nananahimik yung trabaho eh. Kinuha mo eh. Baka kahit inalok ka, kung tingin mong hindi mo kaya, wag mo kunin. Kaysa magdahilan ka. Pero dahil tinanggap nyo, gawin nyo yung trabaho nyo, dahil sa inyo magpipidback yan, hindi sa liga. Pero sana. Kaya nila yan. Basta kaya nila yan. Yo, nag-upload na si Otits. Pa-shoutout naman dyan, Tito. Tito, Raya ng Taytay Rizal. Idol siya na, pa-shoutout sa girlfriend ko, Yvette Iris Villanueva. Shoutout bro, Pay Canada, Ferdy D. Mangyan on City here, no? Tito, Invictus versus sa class, ayaw mo ata. Hindi naman. Ito naman, tampo ka agad. Oh. Yan na, sorry na! Otits, all LT talaga mga reaction videos mo. Lagi ko kayo pinapanood ni Jonah. Sana yung Bolero Battle Otits. LT rin yun, kahit purian. Pa-shoutout na din po from Alaminos City, Pangasinan. Home of 100 Island. Sana mapansin po. Yung ano, yung Bolero Rap Battle, baka hindi ko siya magawan kasi naka-upload siya sa D5 o under ng TB5, piling ko ano yan. Baka ma-report ako, kaya hindi ko siya ginagawan. Mahirap na. Pero ito na. Sinyo versus Shernan, grabe to. Trending na. Oy! Number 1 trending. Eto, habang gagawan ko ng reaction video to, gusto ko mag-share ng kung paano ko siya ginawa. Basta, paano ko ba explain? Pero game na to. Eto na to. Let's go.
Hernan, pinili niya mauna sa inyo. Pinili ko talaga. Doon mo na nga lang ako mauunahan, tinanggihan mo ba? Kasi sino bang tangang gustong maging pangalawa? Baka nakakalimot ka. Nandito ka sa mundong walang may pake, pag di ikaw ang pinakaking ina ka. Ang ganda nung pambungad ni Sinyo. Yung parang tipo, hindi ko naisip to eh. Na, oo nga no, na dito sa mundong, kung wala ka, hindi ikaw ang pinaka, wala silang pake. Dapat naisip ko na, tangina, hindi kahit top 2 ako, may karapatan ako eh. Hindi ko siya naisip na ganun. Pero ang galing ni Sinyo, naisip niya yun. Numbers don't lie. So what you gonna do? Anong second most viewed? Who the fuck are you? Oh, tangina, grabe man ang palsisinyo doon, no? Anong second most viewed? Tangina mo, sino ka? Tangina, grabe. Last nun. I-remind lang kita kung wala kang clue na ang rule number one, never be number two. Oh my God. Oh my God. And that is true. Walang ibang makakagawa ng mga nagawa ko. Champion mo, mukha mo. Korona kong suot ay para lang sa aking ulo. Walang magbabago. Taon mang di bumatel, mananatili to sa trono. Kasi di lang basta top one, kundi top one. Top one. Kaya di nyo mauga-uga sa pwesto. Mm-hmm. Ano ba meaning ng tough? Sorry, medyo mahina ako sa English. Ah. Search ko lang. Kasi may bagong labas na damit yan si Sinyo, yung tough one. Tough in Tagalog. Matigas. Ah, okay. Burat pala to. Burat uno! Let's go, burat uno! Tough one! Kaya di nyo mauga-uga sa pwesto! Eto, champion, ay! Pil na pil mo rin. Ulul, ito'y parte ng aking plano. Kundi mo napansin, malasyeye yung senaryo na ating gagawin pagkat pinag-champ ko muna bago ko tuluyang paslangin. Mm-hmm. Ang ganda ng nasilip niyang angulo doon. At hindi ko rin nakita yun na oo nga, no? Si Shea, tinalo niya, nag-champion muna bago niya tinalo. Galing ng nasilip ni Sinyo dito. Patay ka, men. Mas masakit ang gante kung di mo nalalaman. Kaya pinlano namin to ng dahan-dahan. Tipsy dun sa site, Sinyo naman kay Shernan. Parang Chito Francis Glock, isa-isa kayong magbabagsakan. Ang maganda dito sa round 1 ni Sinyo, sunod-sunod yung punchline. Yung punto. At tumatama talaga sa akin. Ang ganda. Aminado naman. Bunga ng aming kapabayaan, sibak kami nung DPD. Di ko kinakailayan. Pero ano itong nababalitaan? LQ daw kayo nung Christian? Rumupok na yung pagkakaibigan? Yung ugat at punot dulo ng hidwaan, wag na natin pag-usapan. Dating solidong dos por dos, ngayon biglang nagtatablahan. Ganda nun. Solidong dos por dos, biglang nagkatablahan. Anyway, yung tungkol sa amin na M-Site, hindi siya ano eh. Hindi siya yung magkaaway. Hindi siya yung magkaaway. Alam mo yung magkaibigan na ano? Meron lang akong nainis o basta. Ano lang to, tampong kaibigan. Pero never kong tinuring nakaaway. Yung sobrang galit, yung pagbabantaan. So, never ako nanakit pag sobrang mahal ko yung kaibigan ko. Pero, ano kasi ako, ma-pride akong tao. At ako, ayoko talaga nun. Ayoko na itong ugali ko na to. Yung tumitiis ng tampo. Kasi pag October yan eh. ganun nata talaga pag Libra ka eh, no? Pag October yan ka, matampohin ka eh. Pero yun nga, meron akong inis, tampo, meron. Hindi lang kay Sight, pati sa ilan sa bayaw. Pero nakakausap ko naman sila. Pero alam naman nila yan kung anong dahilan. Pero yun, di kami magkaaway ni M-Site, ha? Tampong kaibigan lang to. At ang galing ni Sinyo na silip niya yun. At kasi hindi naman na siya, ano eh, hindi na siya tago sa circle namin sa flip top. Hindi na siya tago. At di rin namin para itago yun. Dahil tao lang din kami. Normal na may ganong senaryo bilang magkaibigan.
Kaya tanong ng karamihan, magtatagal ba to? Sure na dead ball na ko. Ngayong wala ang iyong kaduwo, kanino ka patatakbo? Baka nalilimutan mo na hindi to Batang Quiapo, kaya walang magtatanggol sa'yo. Ganda nun. Tang inang galing ni Sinyo. Alam mo, isa na sa nakaka-proud dito, napalabas ko to, yung galing Sinyong to. Kung nandito lang si Sight, may pag-asa sana to. Kaso na tsempohan ka mag-isa, so ikaw ang solong sasalo. Mm-hmm. Ng bawat bara kong ibabato, o ito, SS ni Hayabusa at Juggernaut, mas dama kasi sinolo mo. Mm-hmm. Ganda nun. SS ni Hayabusa at Juggernaut, dama dahil sinolo mo. Tanginang katinon, lalo pag ano na, level 15. Speaking of solo, alam nyo bang wala na sa 3GS tong si Taba? Wala nang nakakabigla. Paano pa ba yan? Pag sinilip nyo yung sitwasyon ng grupo, sobrang grabe na't malala. Huwag mong ikakaila. Si Jonas mismo nakakita yung problema kabi-kabila. Eto, total, marami na rin ang nakakapansin nga. Hindi ko na dinadali yung 3GS. Actually, 3GS ako sa puso ko habang buhay yan. Pero hindi ko na siya dinadala sa Repin. Kahit sa GC namin sa 3GS, matagal na akong umalis. May personal reason. Dahil siguro, tawag na ito. Gusto kong maramdaman na hindi lang ako yung 3GS. Hindi lang ako yung nag-iisip. Hindi lang ako yung laging gagawa ng paraan para sa ganito, sa ganyan. Ayun. Umalis ako sa GC o sa 3GS dahil gusto kong sila naman yung gumawa nung para sa 3GS. Kaso hindi ko naman ay kita eh. Wala tayong magagawa doon. Anyway, eto na. Tuloy natin. Kaya si Poison nagmala ni Hinja. Gustong itumba yung master nila. Talagang madadama yung pain na dinadala. Makikita sa mata, ingat ka. Nagato versus Jiraya. Kasi yung papatay sa'yo, yung minsan mong naging pamilya. Mm-hmm. Ganda no, Naruto reference. Pero teka, ikaw ba si Shernan Gaite? Gaite? Gainate pa? Shoutout syempre sa Gaite family. Yan, lalo na sa Bicol. Dyan sa Buraburan. Sa Albay. Pulangi Albay. Shoutout sa mga kamag-anak ko dyan. Gainate pa? Galing ni sinyo dun. Gaite, Gainate pa. Apate ka! Di ka sure pa? Pwes eto rekta. Ang kapal ng mukha mo para yung sarili mo sa akin ikumpara. Lumugar ka! Kesyo may pera at successful din daw siya. Tangi na. Ang tanong, lumibel ba? Mm-hmm. Pag ako naubusan ng pasensya, pasensya. Pistol here, wag mo kong i-trigger. Talagang tutuluyan kita. Lalo na't ganito yung range, ang dali mong maasinta. Isang pagkakamali mo lang, talagang magiging mind-blowing yung eksena. Mm-hmm. Pansin nyo ba? Ganda nun. 3GS reference. Pamilyar yung mga ginamit kong pangalan at linya. Well, salamat sa mga dating kapatid at bayaw mong pumunta kasi ngayong gabi yung 3GS, ikaw naman yung pinatutumba. Ganda. Wala pang linyang tulog yung kay Sinyo. Ang ganda na ito yung 3GS reference, binanggit niya yung mga miyembro ng 3GS. Although hindi lahat, pero ang ganda nung pagkakakonstruct niya sa 3GS reference. Tapos meron kaming quotable line na dati sinasabi na pag naglaban yung dalawang 3GS o magbayaw, pinapangako ko ngayong gabi hindi ako ang 3GS na tutumba. At dun bumagsak yun na ngayong gabi ikaw naman ang sa 3GS ikaw naman ang pinatutumba. Ganda nun. Gulat ka! Ako bahala, huwag ka ma-down. Yung mastermind malalaman natin bago matapos itong round. Di ko na para pangalanan. There's only one name that you can find. Ganda nun. Ang ganda nun. Hindi niya binanggit si M-Site. Doon niya pinasok yun. Yung naging angulo ni M-Site dati. You can find. Ang galing nun. Tangina, grabe. Grabe yung round 1 ni Sinyo. Putang ina.
Siguro kung gantong senior yung lumaban kay Apex, tang ina. Balagbag eh. Eto na. Sino ba tong share na to? Tapain ka natin. Ako na to. Grabe yung tao. Parang ahon. Grabe. Hindi ko kailangan si Tanggol. Sabog ka ba? Pagkatapos kong bugbugin si Santino, isusunod ko siya! Pumiyok ng bagya, ah. Pasensya na, pumiyok. Pero sa battle rap, masasabi niyong dakila. Pinag-champion lang daw, tapos papatayin. Ganyan ang reason ng mahihina. Okay. Pinapatumba ako ng 3GS. New Oreo Budget. Takay na, hinarang ng Oreo. Ang sweet niyo naman. Oreo, ang sweet. Tangin ang tumanga to. Ay, mga bata pala. Hindi naman nila ako gusto isali. Ulitin natin. Pinapatumba ako ng 3GS. Tangin na. Smaglas, oh. Smaglas, talon ng talon, oh. Tuwan-tuwa, oh. Oh my God! Oh my God! Woo! Kahit ako, kinilabutan ako yan nung naisip ko yan. Actually, on the spot yan. Lahat ng rebat ko dyan, on the spot. At dahil ang ganda nung naging reference ni Sinyo sa 3GS, tas punchline. Puta, nag-isip ako ng ano, ay hindi pwede. Grabe yung apoy na binigay mo sa akin, kailangan patayin ko yung sunog na yan. Kaya naisip ko yung rebat na yan, on the spot. Pero ano ha, marami nag-alala, akala nila tumama yung ulo ko. Ang ginawa ko dyan kasi sa Batang Quiapo at sa probinsyano dati, tinuturoan kami ng ilang stuntmen kung paano yung tamang pagbagsak. Ang una ko talagang pinabagsak dyan is yung puwet bago yung likod. Yung ulo, hindi tumama yan. Hindi tumama yan. Baga, alam ko yung ginawa ko. At ayun, puta ina, para sa akin, ang ganda ng rebat ko na yan. Prop sa sarili ko, putang ina. At ano, para sa akin ha, pwedeng naging pamatay sunog yun sa nagawang reference ni Sinyo. Para sa akin lang, kasi ang ganda ng impact eh. Yung ganong kahabang reference na ginawa niya, para sa akin, ang ganda ng impact nun. At naapektuhan para sa akin. Para sa akin to ha, yung ginawang angulo ni Sinyo na yun, mga ilang linya. Dahil sa rebat na to. May mga chika baby pala dito sa harap. Ngayon ko lang napansin. Hindi kasi ako nakatingin sa babae, doon ako nakatingin sa battle. Tumba po. Nung laban namin ni Choke Maestro, Meron akong inulit na linya mula sa laban namin ni Sinyo sa Taiwan. Successful ka. Successful din ako. Mahusay ka. Mahusay din ako. May tsura ka. Tapos bigla ako natigilan. Sinadya akong ulitin yun. Alam kong makukuha ko atensyon mo para lumaban. Well, I got you. Senaryong paulit-ulit. Tinalo kita sa 2x2. Tinalo kita sa Taiwan. Natatalunin ulit kita ngayon. Ito ay deja vu. Handang-handa ako sa battle na to. Yung gigil ko sa battle rap, ikaw lang ang pinaglaanan. Sa sobrang focus ko, kaya kong magjakol kahit may problema pinagdadaanan. Takay ng hirap na, no? Ako nung naisip ko yung linya na yun, meron kasing joke dati, ano ba yun? May nabitaw akong joke dati sa tropa na parang hinamon ko yung tropa ko na, tangina mo. Libog mo, jakulero ka. Sige nga, magjakul ka habang nanonood ng horror. Ang hirap habang nanonood ng horror, no? Kaya naisip ko to, kahit may problema, tangina, ikaw lugmo ka, magjajakul ka pa. Naisip ko lang. Parehas tayong umasenso dahil sa flip-top. Pero mas social ako sa'yo, pare. Actually, I can go to Jollibee para lang tumae. Eh ikaw, mang-aagaw ng moment. Nung nanalo kami sa 2x2, nag-propose si Tarantado kahit wala naman sa plano.
biglang naglabas ng ring porket sa amin napunta yung ring ng kampyonato. Pass forward. Habang naglalakad si B papunta sa altar, umiiyak si Sinyo. Sa sobrang dami yung luha, lahar na. Alam niyo kung bakit siya umiiyak? Hindi niya kasi napakasalan yung babaeng mahal niya. Actually, joke yan eh. Nagmukha siyang seryoso. Nakakatawa siya kung iisipin mo na, di ba, kadalasan ng lalaki, pag kinasal sa babae, umiiyak. Umiiyak kasi napakasalan niya na yung mahal niya. Na ito na yung babae. Pero nakakatawang naisip kong joke doon. Umiiyak kasi, tangin na isipin mo yung lalaki, no? Tangin na, di ko naman mahal to eh. Kaya umiiyak. Naisip ko lang na joke yan. Tangin na, isipin mo, no? Ikaw yung nasa altar, umiiyak ka. Tapos mga lalapit na yung babae. Tangin na, di ko naman mahal to eh. Pukay lang yun. Umiiyak, kala mo mahal na mahal. Yung pala, hindi niya mahal kaya umiiyak siya. Kung bakit siya umiiyak? Hindi niya kasi napakasalan yung babaeng mahal niya. Yung organizer sa Cavite. Yung sinama mong babae sa event natin dati sa Banay Banay. Yung sa Taiwan, ayaw mo ng foreigner, gusto mo Pinay. Eh di, ito wala mo ng bars to ha. Putang ina. Lahat ng rapper dito, kahit yung mga clothing owner na yan, pag pumupunta sa ibang lugar, kumakantot yan. Ako, umami na ako sa asawa ko. Yes. Umami na. Nag-sorry na ako, hawak niya na account ko. Gantong itsura ng bababae, ganto pa kaya? Pero tapos na yon. Ang mahalaga, pinakasalan na ni Sinyo si B. Palakpakan natin. Pero tanong ko lang, dahil pinakasalan mo na si B, isa ka nang mabuti. Eh, hindi mo naman gagawin yan kung hindi ka nahuli. Paulit-ulit ka ng babae, yan ba ang mabuting halige? Tapos nung nahuli ka, bigla ka na lamang nagsisi. Lumuhod, humingi ng tawad. Pero si B, nagawa mong bubohin. Para patunayang mahal, niyaya ng kasal. At gusto agad suluhin. Kalimutan na natin yung B. Magpakasal na tayo. Mahal na mahal kita. Lahat ng responsibilidad handa akong akuin. Ulul, pakasalan mo o hindi, kung mahal mo talaga, hindi mo lolokohin. Ako, naisip ko tong angulo nito dahil nung yung mga inaangulo kay Sinyo about sa babae, ganun. Yung mga sinabi ko dyan, iiwan ko lahat yan dyan. Kung ano yung gusto nyo paniwalaan, bahala kayo. Pero ito, naisip ko siya kasi bigla na lang pumasok sa isip ko to na may mga taong nagagawang magpakasal dahil sa kasalanan. May kilala akong ganyan. Marami akong kilalang ganyan. Na yung iba pinakasalan dahil nabuntis. Yung iba yung nagpakasal muna bago magkaanak. Pero may mga kakilala ako na yung alam mo yung nagsisisi na sila, tang ina, ayoko na mawala tong tao to dahil nakagawa ng pagkakamali. Kaya pinakasalan na para matapos na. Baga, ayoko na nung ginagawa ko. Ayoko na nung ikaw lang mahal ko. Ayoko na ganun. Naisip ko yung angulo na to na para sa akin bago to. Wala pang nakakaisip nito. Na parang kaya mo lang pinakasalan dahil nagsisisi ka na. Ganun. Ay, kaya ako naisip tong angulo na to at para sa akin bago to. Wala pang nakaisip. Kahit hindi ko pa narinig to sa ibang battle. Ayun, para sa naisip ko yung angulo na yun, in general siya para sa akin, na i-connect ako na sa tawag na ito, sa sitwasyon ni Sinyo at dun sa ibang angulo niya. So doon ko siya nilaro. Huwag mong gamitin ng simbahan para pagtakpan ang iyong napiling gawin. Ang pakikiapid at pangangalo niya ay malaking kasalanan, Joseph. Nasa Biblia ka pa man din. Hindi... Iniisipan ko talaga siya. Alam niyo nung iniisip ko yung angulo ni dito about sa pambababae, pagpapakasal. Tapos naisip ko Joseph. O nga pala, merong karakter sa Joseph na Biblia. Tapos binasa ko yung karakter ni Joseph. Hindi siya totally parang maiko-connect ako sa yung kay Jesus, yung ganun. Kasi parang may ibang istorya si Joseph eh. Pero kaya naisip ko na lang kasi nasa Bible si Joseph. So, ang ginawa ko, ang babae angulo ng babae, nagloko,
Tapos malaking kasalanan ng pambababae. Ah, okay, doon papasok doon. Malaking kasi malaking kasalanan din sa Diyos o sa Biblia ang pangangalo niya o pangangaliwa. Tas si Joseph pa siya, which is nasa Biblia. Kaya naisip ko 'to. At tumama naman para sa akin, tumama siya. Umepekto. Para pagtakpan ng iyong napiling gawin, ang pakikiapid at pangangalo niya ay malaking kasalanan ng Joseph. Nasa Biblia ka pa man din. Hindi kita gagayahin. Kapag kami naman ang nasa simbahan, kahit sumigaw ka pa ng itigil ang kasal, hindi mo mapipigil ang binyagan. Akin na isipin nyo, no? Eto, kunyari, hindi na tungkol dito. Ako naisip ko lang yung mga joke na yun. Bigla may pumunta sa simbahan, no? Tigil ang kasal! Pukinagana, binyagan pala, no? Kuwing. Wala akong plano magpatawa! Pero alam kong matatawa kayo kahit anong gawin ko. Putang ina kasing mukha to. At least alam nyo na kung saan lang lamang sisihin nyo. Ikaw na mas mayaman, mas sikat, mas pogi. Ako na magpapaubaya. Sa'yo na lahat niyang hayop ka. Basta sa akin si Bini Sheila at Bini Aya. Nangyari? Yes, Blooms! Tang ina. Bias ko talaga yan si Sheena at si Aya. Anong pumila? May nababasa ko na sa utak mo. Ikaw ha? Anong pumila? Tayo na nyo. Unahan na lang. Pag bakit ako yung mga yan, tinawa picture. Picture agad. Ta shout out, ganun. Tangina. Crush ko talaga yan. Yung mga sila, Bini Sheena at Bini Aya. Kasi kaya ako naging crush yung Bini Sheena. Kamukha niyo si ano, Sarah Hieronimo. Si Sarah Hieronimo talaga ang pinaka-crush ko sa showbiz. Bukod ka lang na din lustre, ganun. Pero Sarah Hieronimo talaga. Kasi nakita ko siya. Bakit ko? Butain na. Sarah bootleg to. Pwede na to. Na lahat niyang hayop ka. Basta sa akin si Bini Sheena at Bini Aya. Nangyari. Sino nangyari na to? Sabi ni Sinyo. Sino yun? Wag na yun. Agawin mo pa. Joke lang pare. Basta sa akin si Bini Sheena at Bini Aya. Nangyari. Nangyari na to nung 2x2. Pero walang katambal na M-site. Masasabi niyong iba ko magseryoso, parang love at first sight. Ganda nun. Walang katambal na M-site. Masasabi niyong iba ko magseryoso, parang love at first sight. Iba ko magseryoso, parang love at first sight. Tang inay ba yun? Labang ko, nananalo lang pag mandadamay at malalait. Ang problema mo, malaki lang tiyan ang kalaban mo, pero di naman ganun kapangit. Good day for a day. Ay, shoo! Bad day for Kate. Makikis mo si Bea Alonso. Ang problema mo, malaki lang tiyan ang kalaban mo, pero di naman ganun kapangit. Satisfied pa rin ako. Ako, satisfied ako. Ayoko na siyang i-judge kasi talo na ako eh, personally. Mas gusto ko siyang enjoyin. Kayo na bahala kung ano sa tingin nyo. Pero dito, talo na ako sa laban na to. Pero ako, personally, para sa akin, panalo ako dun sa, dahil nagawa ko yung round 1, panalo yung sarili ko kasi naisipit ko siya ng maganda, nakapag-repad ako ng maganda, pero tangina kung pagbabasihan yung battle, tangina. Sobrang daming lamang na punchline ni Sinyo at tumama din sa akin. Ako kasi ang pinili kong, sabi ko nga sa intro, o sa intro ba o sa outro, ang sinabi ko, parang ako si Ragnar Lothbrok, kasi si Ragnar Lothbrok, pumapasok siya sa gera pero nag-iisip siya ng taktika. So nag-isip ako ng pwede kong ipang-counter kay Sinyo kasi hindi ko naman malalait si Sinyo eh. Alam ko na na marami siyang maano sa akin, vitiligo, chan, itsura. Hindi ko siya masasabayan sa ganung joke kasi may itsura si Sinyo eh. So hindi ako pwedeng mag-imbento, tangina mo, payat. Hindi na payat si Sinyo. Tangina mo, pangit. Hindi pangit si Sinyo. Kaya hindi ako pwedeng maging komedyante in a way na manlalait ako. Kasi hindi ko siya malalait. Kaya nag-isip ako ng paraan kung paano ko tatamaan si Sinyo. Kumbaga sa gera, kung paano ko papasukin yung kampo niya, kung paano ko siya masusugatan. At para sa akin, tagumpay ako sa naisip kong angulo na to. Kasi hindi man sunod-sunod yung punchline, pero parang ninja na sumusugod. Pero yun, mas maraming haymaker si Sinyo sa round 1. Kaya kung ako papipiliin, ang lakas ng round 1 ko, pero kung punchline count, Sinyo. Ako kasi yung taktika ang mas pinili ko. May mga mangilan-gilang punchline, pero tingin ko
hindi siya naging makate. Pero para sa akin, okay na pili ko angulo, hindi nga lang ganun naging yung hiyawan ba tulad nung sa round 1 ni Sinyo. Anyway, round 2, painggan natin. Nakita nyo naman, di ko pa sinusuntok, tumumba na. Bubugbugin niya daw si Tanggol, eh, tarantado, hugis pa ang chimbagga. Okay, ganda na, ha? Ato, nag-propose ako kay B. Selos ka naman kaagad, G. Ito talaga, oh, will you memory? Will you memory, puta? Sino ba yung naka-jacket? Ang cute naman nun. Nag-propose nga ako kay B. Sorry na nga, eh. Ang tagal kong walang laban. Kaya si Sir Arik, hiniritan. Kinausap ko ng masinsinan. Sir, baka... Nag-flying kiss ako kay B, nakita nyo? Kinausap ko ng masinsinan. Ano yun? Way ko yun para sabihin, uy, sorry, bate lang to. Ganun. Arte lang to. Arik, hiniritan. Kinausap ko ng masinsinan. Sir, baka naman. Putang ina, binigyan ako, baka naman. Ang lakas nun, tang ina. Sir, baka naman, binigay, baka naman. Lakas nun, tang ina. Lakas nun, lakas nun. Ano to, lokohan? Di yata tayo nagkakaintindihan. Di ko yan gustong kalaban. Hinihingi ko, veterano. Old gods, binigyan mo ako, batikan. Ang galing niya doon, tang ina. Binigyan mo ako batikan. Double meaning, batikan at yung batik-batik. Ang galing niya doon, tang ina. Tang ina si inyo to. Tang ina, Shernan. Ang kauna-unahang rapper na Dalmatian. Yun lang. May ano nga lang, may mga nilalabas na akong video dati. May nilabas akong video na parang round 1, round 2, round 3 ko kunyari. Nilalait ko yung sarili ko at nabanggit ko na yung Dalmatian. Ganito ang mangyayari sa inyo pag nagluta kayo tapos hulugan. Ayan. Naging joke ko na rin siya dati. Di kung mga nanonood, sa mga nanonood dito bago yung laban namin ni Sinyo, parang na-joke ko na yan, eh. Na ano to, gluta to, pero installment. Na-joke ko na yan dito sa mga reaction video ko. Ganito ang mangyayari sa inyo pag nagluta kayo tapos hulugan. Pero epic yung balat, eh, no? Trial skin yan. Ba't di nyo subukang ispatan? Ispatan nyo! Ispat. Ispat, eh, no? Ispat! Ispatan! Tang galing. Galing ng mga double meaning ni Sinyo, tang ina. Saka nyo sabihin kung mali, ang kada kulay ng bawat lahi ay itim, puti, kayumangge. Pero ikaw, iba ka pare. Ibang klase. San ka kasali? Ngayon lang ako nakakita ng kulay bukake. Ano ba yung bukake? Bukake, bukake, bukake. Bukake. Bukake, kulay bukake. Gae ba yun? Bukaka to, eh. Puki ng ina nito. Bukaka. Bukake, tanga. Bukaka. Ba't naman kasi? Bukaka ang puki ng ina mo. Bukake, ta. Bukake, buksan mo. Bukake, definition, meaning, Collins, English. Tang ina kasi. A sexual practice in which several men ejaculate on the face of an individual woman? Hindi ko alam yung bukake. Puki ng ina kasi. Kakasali. Ngayon lang ako nakakita ng kulay bukake. Kaya huwag kang mag-inarte. Hindi yan, vitiligo. Yung sikreto mo, alam na namin. Huwag mo na kaming lokohin. Ba't di ka pa umamin? Mukha lang yung sakit sa unang tingin. Pero QR code dyan, subukan yung iskanin. Tag ina! Galing nung naisip ni Sinyo, ha? Ako pag bumabattle ako, iniisip ko ano ba yung pwedeng sabihin sa akin. Para meron akong pre-med. Lahat naman ng MC na nagre-rebat may mga pre-med yan. Hindi ko naisip na, nga, no, parang QR code. Tang inansin nyo to, no, tarantado din talaga utak na ito, eh.
Bitilaygo, bitilaygo. Ulul, galis aso. Tag ina mo. Gago puta. Oh, balat yung tinira. Pero yung mensahe, iba laman nito. Yung sakit na matata mo, tatagos hanggang buto. Masyado na kasing matigas yung mukha eh. Kaya mahiya ka naman daw sa balat mo. Mm-hmm. Okay, okay. Same thought siya dun sa sinabi ko kay Sixth Threat. Na mahiya ka sa balat mo. Pero mas na-execute ni Sinyo na maganda rin to. Na naging punchline niya naman sa akin. Ang galing. Masyado na kasing matigas yung mukha eh. Kaya mahiya ka naman daw sa balat mo. Pansin nyo? Tumalsik yung laway, pinunasan ko eh. Pinunasan din niya. Ang bait, ang sweet niya, no? Mahiya ka naman daw sa balat mo. Pansin nyo? Nagpunasan eh, no? Ang sweet. Ang ina mo. Pansin nyo, mga recent battle niya nagpatunay. Kung matahin yung kalaban, kala mo sobrang husay. Yumabang na't nagkasungay. Nagbago lang ng konti yung buhay. Hindi betilaygo, kundi pera. Nagpalabas ng tunay mo na kulay. Galing! Galing nun! Ang galing nun! Tangina! Ang galing nung nasilip niya na yun. Kasi mga yung ibang battle ko, di ba, yung katulad kay Sixth Threat, kay Sack, nagsabi ako ng achievement ko. Pero kasi para sa akin, taktika ko yun eh. Ayun yung pwede kong ikalamang sa mga nagawa kong kalaban. Kasi kaya naman ako nagyayabang ng ganun kasi naririnig ko rin sa iba na nagyayabang sila tulad kay Looney. Binuhat ko yung liga. Di ba? Achievement din yun. Which is totoo naman. Kaya naisip ko, ano ba yung pwede kong ilamang sa ibang kalaban ko? Pero kasi yun, hindi ko ginawa yun. Kasi mayaman to eh. Kung baga ginagawa ko lang yun, depende sa kalaban kung ano pwede kong masilip. Ganun. Pero ang galing ni Sinyo dito, yung tangina hindi bitilaygo. Kasi yun nga, parang yumabang sa pera, yung ganung angulo, nagyabang ng achievement, hindi bitilaygo kundi pera ang nagpalabas ng tunay mong kulay. Galing nun, tangina. Props kay Sinyo doon, galing nun. Huwag kang magde-deny! Paano bukang bibig neto? Mayaman siya! Yan ang hirap sa'yo. Mm-hmm. Hey! Tangina! Ay, idol Tito. Isa yan. Naku, wala pang skip ha. Whole SIM! Putang ina. Ano ba to? Ano ba tong whole SIM na to? Buong SIM card? SIM, basta construction, may solusyon. Hindi, oy. Ano to? Putang ina, no skip yun ha. Mayaman siya. Yan ang hirap sa... Oy, hindi ako mayaman ha. Daw mayaman, naging ano lang, naging successful in a way na sa pangarap ko. Pero sana nga mayaman na lang ako. Kayo. Mayaman ka, hirap sa iyo, galing. Para kang CEO na walang class. Sobrang cheap mo. Okay, sobrang cheap. Kung magyayabang ka dito, 'wag yung mga nagawa ko 8 years ago. At di dahil may kaya ka na, tang inakakaya mo na ako. Mm-hmm. Ganda nun, ang ganda nun. Kasi wala bang bago? Panay na lang, mayaman ako sa'yo, mas ganito ako. Putang ina, ginawa ko rin yan, aminado. Hindi ko itatanggi yung sa inyo. Pero paulit-ulit ka masyado, nakakarindi yung sa'yo. Di ko malaman kung niyayabang o kinukumbinsi mo yung sarili mo. Okay, okay, ang gusto, maging tanyag. Kaya sinyo na agad. Sayang nga naman kasi yung oportunidad. Oh my God! Yan resulta pag walang utak tapos puro lambayag. Alam mo nang durug at body bag. Palag pa ng palag. Oo, ito na yung break mo. Kaya ka nga basag na basag. Okay. Break, basag, break. Ganda. Ganda. Mas tawag ng tawag. Kasi babaha nga naman ang views pag ako nakalaban. Basang-basa ko na yan. Well, ito pa yung kapatid bago ka maligo ng kahihiyan. Kasi whether you like it or not, wala kang pag-asa, Shernan. Disaster ang kahihinatnan. Hindi uulan ng bars, pero dapat mo pa rin akong pasalamatan. Kasi isang rapper na naman ang maaambunan. Ganda nung reference niya dun. Yung sa bagyo reference, ulan, bagyo, payong, pag-asa. Ganda nung reference niya dun. Ako kasi hindi na ako nagre-reference eh. Ginagawa ko yan nung rookie days. Ngayon kasi parang nahahabaan ako eh. Pero nakakami siya gawin ha. Mahigit 100,000,000 ating pagitan. Fuck!
Tang ina, that's a fact. Pagdating top 1 at top 2 most viewed, ang laki na lamang ni Sinyo, 100,000 views lamang niya. Pero ni Min, mache-check niyo 'yan dito sa mga nagtatanong. Saan makikita yung ano? Saan makikita yung ano niyan, top 1 top 1 verse tracker. Yan, verse tracker. Dito niyo makikita 'yan, mga kapatid. Yan, verse tracker. Ito yung verse tracker, dito makikita yung sikat na pinaka sikat na liga. I-click nyo tong rappers. Alisin nyo tong joking. At dito nyo makikita yan. Si Sinyo ang top 1, top 2 ako, top 3 si Tipsy, top 4 si Saito, top 5 Looney, Shea, Oxymiron, Abra, Smaglass, Charlie Clips, Apex, Arsenal. Ito na. Ito yung top 10 most viewed sa buong mundo. Arsenal. Huli. Sumunod na yan, Delo, Husky, Aklas, DNA, at yan, the rest. Makikita nyo yan dyan. At ito yung sinasabi ni Sinyo. Total, ang total na views niya na ay 398,893,270 views. Yan na ang total niya, 398. At ito naman yung sa akin. 247 million 586,188 views. Hindi biro yan. 247, tang ina. Laki nun. Pero ang laki nun lamang ni Sinyo. Kay Tipsy D, ilan ba? 234. So, lamang lang din ako ng bahagya. Ayun. Share ko lang din para alam nyo kung saan binabase yung top-top na yan. Minsan, sa pagtaas ng TF, wala akong sinumbatan. Rick, alam mo yan. Ngayon pa lang. Kasi eto naman yung kalaban. Yung trip mo, pagbibigyan. Ngayon tayo magsampalan ng katotohanan. Wala ako nung quarantine kung kailan ako pinakakailangan. Pero ginawan ng paraan. Sinuportahan ng di nyo namamalayan. Ilang porsyento ng sinasahod nyo, tanungin mo si Arik, sino pinaguhugutan. Mm-hmm. Props kay Sinyo dun, ha? Nag-aabono ako. Nag-aambag ka lang. Baka sabihin mo, lugi ka pa niyan. Kasi babaon ko na lang to nang tumubo ka naman. May naiisip ako rebat dyan, di ko nabitaw eh. Yung parang ano, na parang, kasi parang siya, isa siya sa nag-sponsor. Parang, nasa iyo yung pera. Ito, ire-rebat ko dapat ito, nakalimutan ko lang. Parang, nasa iyo nga yung pera, pero yung kalusugan para sa pamilya. Para maano yung flip top. Ganong mga ganong senaryo. Kung ang sinasakripisyo mo pera, sinasakripisyo ko buhay. Parehas lang tayo. Huwag mo ako sumbatan. Ganon dapat 'yon. Yung magiging ano ko, magiging rebat ko. Nakakalimutan ko lang kasi 'di ba pandemic 'yon. Tinatawid namin 'yan. Kada ano, event, mga every other event nagkakasakit talaga kami. Yung ilan sa amin. Kumbaga doon ko naisip 'yan na kung ang inaambag mo ay pera, sa akin buhay. Parehas lang tayong gustong i-survive yung liga. Kaya wag mo ako sumbatan. Ganun dapat. Pero ang nairibat ko dyan is yung ano nga, pag-thank you lang. Kaya ba't nyo ako kinukumpara dyan? Ano, dahil number 2 to number 1? Yung ba dahilan? Ano to, bastusan? Eh kahit saan nyo patignan, itsura, pera, estado, malayo ating agwat at pagitan. Dahil ito pinagkaiba ng nag-stand out sa naging stand-up comedian. Mm-hmm. Okay. Okay. Ito, round 2. Ang lakas pa rin. 1-2, ang lakas ni Sinyo. Grabe. May ang dami niya rin mga punchline na magaganda dito. At lahat tumatama, ha? Ito na. Share nan. Yung pang-iinsulto sa vitiligo. Si Tito, badang ba nagturo sa iyo niyan? Yung katangahan, pinapalawak mo ata. Di bali nang may diferensya sa kamay, at least di ko pinangahawak ng bata. Ah, di ba kabatin ng flip-top? Eto ah, hindi kami magkaaway ni Badang. Sa totoo lang, hindi kami magkaaway ni Badang. Pero alam ko gustong-gusto na akong kalaban at gusto ko rin siya makalaban. Pero yun nga, malabong sa flip top eh. Kaya eto ha, kaya ko rin naisip to. Nag-aantay talaga ako ng pagkakataon dito
para makapag-rebat kung saan ko pwedeng mabanggit si Badang. Kasi ano eh, gusto ko pa siyang ipasok pa rin sa eksena dito sa Flip Top eh. Actually, inaawit ko talaga siya kay Boss, kay Enigma, na Boss, babatili mo si Badang sa Flip Top kahit isang beses pa. Kaso si Enigma hindi mahilig sa ano eh. Alam mo yung issue, yung sakyan yung issue, kasi napaka-sensitibo nga nung issue ni Badang. Pero ako, makikita nyo naman yan, o kung napanood nyo na, wala akong ginawang angulo, o hindi ko kinall out si Badang sa sulat, lahat rekta kay sinyo. Pero iniisip ko na talaga na kailangan mabanggit ko si Badang para maikonekta ko pa rin siya sa Flip Top para matuloy yung laban namin. Kasi gusto ko talaga makalaban si Badang. Hindi dahil gusto kong makipagbalagbagan sa kanya. Kasi gusto kong mabigyan pa siya ng pagkakataon ng battle rap o ng Flip Top. Naniniwala ako sa kakayahan ni Badang. Ako, si Badang, maligalig talaga yan. Pero yung mga ginagawa namin sa internet, is part lang yan ng entertainment. Pero hindi kami mag-aaway ni Badang. Gusto kong mabigyan pa ng pagkakataon si Badang ng Flip Top. Kaya hanggat maaari, gusto ko siyang banggitin. Gusto kong sabihin kay Anig, gusto kong painitin pa kung anong meron sa amin dito sa Flip Top. Kaya nagre-rebat ako ng ganun. Pero hindi ako galit sa kanya. Part lang to ng way ko na iparamdam kay Enigma na, Boss, bigyan mo ng pagkakataon to. Paglabanin mo kami dito. Magandang laban to, tingin ko. Gusto kong bigyan ng pagkakataon ni Enigma ng Flip Top si Badang. Sana. Kasi syempre, tangina, kaibigan ko pa rin yan si Badang kahit nag-aasaran kami niyan. Magkaibigan kami niyan. Hindi pa nga lang kami nagkikita. Na-order nga ako ng chili garlic niyan. Pero ako kasi, tangina, may pamilya din ako. At malaking bagay din kay Badang kung sakaling makakabalik siya sa Flip Top. Malaking bagay talaga para sa mag-ina niya, sa pamilya niya. Kaya ayun, itong way ko kung paano ko sinabi to, hindi dahil magkaaway kami, at dahil hindi naman kami magkaaway, gusto ko pa rin siyang maikonekta sa Flip Top. At Boss, ayun, alam ko naman kung ano yung pasya mo, pero sana bigyan mo pa ng pagkakataon. Kasi wala akong ibang nakikitang para, ibang liga na pwede namin paglabanan ni Badang. Flip Top lang. Kasi, kung sa pulo, kung sa akin papayag si Badang, sige, dun sa pulo. Pero hindi ganun kataas tip sa pulo. Pero yun nga, para win-win situation sa aming dalawa, Flip Top. Sana lang pumayag si Enigma. Love you, Dang. Good luck. Good luck sa laban nyo ni Jonas. So, nag-ambag ka nung talent P, nung quarantine. Thank you. Salamat, pare. Yan, ayun. Ayun yung nairibat ko. Nawala yung sa isip ko yung irerebat ko dapat eh. Pero okay naman. Yung pa-thank you pa rin para sa akin. Ba't ko naman i-insultuhin yun, di ba? Thank you! Isa yan sa magandang taktika din. Yung babaliin mo yung expectation pagdating sa angulo. Sino na naman kayo mga... Nor. Ay, Ninong Rai. That's truly yours. Mas masarap ako magluto ng sisig sa'yo, Ninong Rai. Game. Kakapo ko sa Real Jokes Clothing. Sa gawaing bahay, wala na yung nalaman. Sa sobrang tamad, pag may ubo, doon na lang dumudura sa labahan. Kadiri. Bago nga yung bahay, naka Honda Civic. Pero yung labahan nyo, may nakaipit na plema. Ikaw ang patunay na ang pagiging dugyot hindi mapagtatakpan ng pera. Si B mismo nagsabi sa akin ng anniversary. Flip Top anniversary. Kung mag-usap kami niyan, bihira. Yan nga din nagturo sa akin kung paano uminom ng tequila. Napakababoy mo raw. Totoo yun, si B ang nagturo sa akin uminom ng tequila kasi ang tingin ko dati sa tequila ay gin. At hindi ako nainom ng gin. Nagturo sa akin kung paano uminom ng tequila. Napakababoy mo raw. Pag nalalasing ka, sinusukahan mo yung mangkok. Puro pansit, sisig, tsaka proben. Kinabukasan, ihigop ka ng sabaw, hindi mo alam, suka mo yun, ininit niya lang sa oven. Kadiri ang puta. Deserve! Baan ang mga anak mo ng ganyang klase ng ama? Para lang maging top sa klase, eh magdo-donate ka pa? Puro trabaho na sa utak. Usapang kita, ayaw niya ng failure. Nagpapatibay ng pader, pero wala ng father figure. Kumuha ng tagahatid sundo.
Imbisya ang bumawa, may tagaluto, tagasaing, meron pang tagalaba. Katwiran niya, may pera tayo. Secured pati ang bills, bumubuo ka ng pamilya na kulang sa memories. Eto ha, kaya ako naman siya naisip na ganito. Eto nga, hindi ko kasi masasabayan si Sinyo. Explain ko na lang din kung bakit ito yung napili kong angulo. Hindi ko talaga masasabayan si Sinyo pagdating sa jokes, yung panlalait. Kaya ako naisip tong angulo na to, kasi naita ko dati si Sinyo nag-post na... Eh, pero pabiru lang to ha. Inisipan ko na lang ng angulo. Nag-post siya sa stage sila na parang... ewan ko na lang kung di ka pumasa, nag-donate akong aircon. Parang may ganung post dati si Sinyo. So, inisip ako, okay. Tapos, hindi ko masyadong nakikita si Sinyo nagpo-post about sa family. Pero hindi, mapagmahal na tatay talaga yan. Inisipan ko lang ng angulo na hindi masyadong nagpo-post si Sinyo ng bonding, ganun. Tapos ako, madalas kaming gumala every week. Kumbaga, yung round 1 kasi, ang pakay ko doon, si Sinyo mismo. Kung paano siya maging asawa. Ayun yung round 1 ko. Sa round 2, kung paano siya maging ama. Kung paano ko ikukumpara yung pagiging ama mo sa pagiging ama ko. Ito yung naisip kong taktika. Na para sa akin, kukurot para sa kanya. Paghatid ko sa anak ko, diretso na ako jogging. Mga anak mo, pagpupunta sa school, walang kasamang daddy. Makikita nyo naman yan kung nakapalo kayo sa akin. Lagi ko inahatid sundo yung anak ko sa nagja-jogging ako. Kumbaga, konektado pa rin yung angulo ko. Diretso na ako jogging. Mga anak mo, pagpupunta sa school, walang kasamang daddy. Pupunta ka lang pag graduation at magpapapicture sa yan, stage yan para lang mapulpil ang sarili mo at masabing may napatunguan yung success. Naalala nyo to? Nasa pagalingan ka pa rin? Nasa pasarapan na ako ng buhay. Talaga? Masarap ba? Na yung kailangan ng asawa mo, di mo mabigay sa kanya? Masarap ba? Sa tuwing gustong gumala ng mga anak mo, Sinyo, palagi kang wala habang ako nagampanan ko lahat, pinansyal at pagmamahal, pati pato, tinaya. Oo, napasarap mo nga buhay nyo, pero di mo napasaya. Kaya na lang daw binas... Yun. Doon ko rin siya kinunekta, kaya inisip ko yung angulo na yun. Yung meron siyang binitaw kay Apex na pasarapan ng buhay. Tapos doon ko naisip yung angulo na yun. Okay, masarap nga buhay nyo, pero hindi ko nakikita yung mga post na ganto ganyan. Habang ako nagagawa ko to, doon ko siya kinumpara, doon ko naisip yung angulo na yun. Alam kong hindi siya walang tatawa o walang haymaker sa sinabi ko na yan. Pero para sa akin, naisip ko yung angulo na yun, yung pwede kong atakihin yung ano. Yun nga, Ragnar Lothbrok nga, kung paano ko papasukin yung loob ni Sinyo. Yun, doon ko siya naisip na ako, lagi kasi akong weekly, may family day. Nagpo-post ako, inahatid ko yung mga anak ko na hindi ko nakikita kay Sinyo. At the same time, konektado pa rin yung sinabi ko dito na sa round 1, yung pagiging asawa na hindi mo na ibibigay kay B, sa mga anak mo, etc. Napasarap mo buhay mo, pero napasarap nyo buhay nyo, pero di nyo napasaya. Which is, kinonekta ko siya ng ganun. Hindi nga lang siya naging effective dahil hindi siya naging joke. Hindi rin siya naging technical. Masyado siyang sibat o personal na atake siya na hindi naging effective para sa akin. Pero para sa akin, ang target ko si Sinyo, hindi yung pandinig ng mga tao. Ang target ko si Sinyo dito. Yo, pero yun, hindi siya naging effective sa pangkalahatan, pero ang punteriya ko dito bilang Ragnar Lothbrok ay yung kalabang ko. Ganun. Gusto si Anne! Kasi bawi niya yun sa girlfriend ni Kamandag. Balagbag. Alam mo na nga mali yung ginawa na gawa mo pang dumagdag. Ano yun? Pag nakita mong nagnakaw, magnanakaw ka na rin. Pag nakita mong pumatay, papatay ka na rin. Tandaan mo, hindi masusuklian ng mali ang isa pang pagkakamali. At hindi sa lahat ng aksyon na lagi mong solusyon ay pagganti. Kaya magkaiba tayo bilang komedyante. Sa harap o likod man ng kamera, walang nasagasaan sa akin pag-abante. Mga napaligaya ko'y mas madami pa. Sa flip top, ikaw pa rin si Vice Ganda. Kailangan pang mandami ng iba para lang magpatawa. Habang ako si Bayani at Bayani, humor pa lang, panalo na. Yun. Matagal ko na rin naisip yung punchline na yan para sa kanya. At alam nyo, ang inaantay ko dito, ang gawin ni Sinyo, yung mamersonal. Inaantay ko yan eh, kasi ako wala talaga akong gagawing ganun. Nabanggit ko si V, nabanggit ko yung anak niya, pero hindi ko binaboy. So ginamit ko lang yung
scenario para ipukol sa kanya na si Sinyo pa rin yung tatama, pero wala. Nabanggit ko yung anak, asawa, pero hindi ko binaboy. Kumbaga, ginamit kong weapon na parang, eto ka, ikaw yung tata, sa'yo tatama to. Inaantay ko si Sinyo, yung ma-mersonal ba, yung inaasahan ko. Kaso, ang galing ni Sinyo kasi hindi siya na mersonal at ako lang talaga yung tinira niya. Para makakuha ng fanbase, nag-isip ako ng taktika, nag-costume, nagpatawa, nagpalawak ng kontinente para Antarctica, nakuha ko. Nagkaroon ng pangalan sa battle rap sa sarili kong paraan. Tapos ko nang gawin to para sa inyo, kaya ngayon ako naman. Siya daw si Batista, di ba? Kahit payat, Sinyo is scam. Paano mo malalaman tong taba kung ang trip mo Islam? Ilang taon... Tang ina, double meaning yun. Batista, taba, Islam, o Islam, relihiyon, yung Islam, yung choke slam, tang ina, double meaning para. Double meaning yun. Sinyo is scam. Paano mo malalaman tong taba kung ang trip mo Islam? Ilang taon na tayong nagpapatawa? Goods ka na ba sa ganyang technique, par? Dalawang most viewed sa battle rap. Panahon na para magpakita ng technical. Mag-rap ka! Oh, ba't kayo yung nag-rap? Mga batang to. Ano na naman to, Huawei? Mahal. Huwag yan ang mahal yan. Ayun, eto yung isa sa naisip ko talagang taktika. Yung atakihin si Sinyo at hindi ko target yung audience kasi wala akong mga ginawa ni Sinyo na jokes. Si Sinyo talaga yung gusto kong tamaan dito kasi siya yung kalabang ko. At the same time, yun nga, sinabi kong technical na hindi ko pa parang mas gusto kong gawin yun na bilang komedyante kailangan mag-technical na. Parang ganun. Pero round, para sa akin, 1 and 2, mas kung punchline count lamang si Sinyo. Kasi tsaka ang daming haymaker, ang daming hinihiyawan. Kumbaga, ang lakas ng mga punchline niya, lamang siya doon. Pero para sa akin, ang talagang yung barrel ko talagang nakatutok lang sa kanya. Kung ako, paano ba to? Sa overall performance ko kasi siya tinignan eh. Nung nag-battle kami. At sa overall performance, panalo si Sinyo para sa akin. Pero para sa akin, hindi ako ano dito. Hindi ako laylay dito. Dumikit pa rin kahit papano at masaya na ako doon. Round 3! Bago mag-round 3. Build sa battle rap, panahon na para magpakita ng technical, mag-rap ka! Ito na, bago mag-round 3. Ito na. Otits, healthy talaga reaction mo. Oo nga, no? Pabati naman, Otits. Van Excel Cadiz, former Patreon ng Flip Top. Lol, oy. Admire ko lang yung pagpalit ni Sir Arik nang i-let go namin yung membership dahil nahihiya na yung Flip Top sa dami ng tulong. Haha, konting bagay sa dami ng impluensya tsaka entertainment na binigay ng Flip Top sa kultura and lalo na sa mga OFW na sumusuporta. Salamat, Otits. Stay healthy. Love you, Otits. At pack you pa rin kay Castillo sa paninira sa 3GS. Oy, maraming salamat kung isa ka sa sumuporta nung ano, sa Patreon, yung pandemic. Thank you. Malaking bagay yun. Malaking bagay yun. Lahat. Lahat nung pandemic, lahat gustong sumurvive. Kaya, ayun nga, may nagbebenta ng chili garlic, ng bagoong. Kasi kailangan nating mabuhay. Kailangan nating mabuhay. At thank you sa suporta. LT Tolods, pasigaw sa susunod na video. Love you. Franz Karel. Shoutout from Abu Dhabi, UAE. Have a beautiful, happy weekend to everyone. Oy, thank you. Pa-shoutout pare ko Shernan, Prince Kos from Germany. Idol kita pare ko at sa mga 3GS. Lagi ko inaabangan mga laban nyo. Maraming salamat. Kahit wala na ako sa GC ng 3GS, so hindi ko na-repin yan. 3GS ako habang buhay dahil kami nila Diljan ang bumuo niyan. Hindi mawawala sa puso ko yan. Wala lang repin. Wala lang ako sa GC. Pero habang buhay kong dala yan. Tito Shernan, pa-request po ng laban ni Saki versus Lip Cram. Salamat. Eto na, wag na natin patagalin to. Let's go. Round 3. Yung pakiramdam ni Tanga. Natural, hatid mo yung anak mo. Tricycle driver ka. Kaya na ito. Hindi ako nagta-tricycle. Ano naman kung di ko inahatid yung anak ko? Wala ka nang pakialam dun, bro. Ang harapin mo ako. Parating na yung sundo mo. Ganda nun. Hinahatid, parating na yung sundo mo. Ganda nun.
Galing ni Sinyo, ha? Pwede to sa flip top. Takarap na, parating pa bobo din eh, no? Yo! Sino mga taga-pulo? Ito na, ito. Magtaas, magtaas kayo! Ito na, ito na, ito na. Baka pwede ho, makisuyo. Pagsabihan mo po yung mga taga-pulo na bago dumayo at unahin niyang liga ng pulo, baka pwedeng ligo muna po. Liga ng pulo, ligo muna po. Ang ganda ng rhyming ng pulo. Kasi kung basta ga po, bano, sila basta pulo, baho. Diyos ko po, kaya niyong manood ng live para malaman niyo kung bakit. Lalo na pag dikit-dikit, ang sarap budburan ng latik. Parang mga kakanin na ang lalagkit. Pero marami namang malupit. Ginagawa lang na itong martir. Di ba may AdSense at sponsor na? O so nasaan? Nag-disappear? Battle of the night, yung talent P, pansit tsaka apir. Ay, di totoo yan. Tayo mo. Hindi totoo yan, gago ka. Hindi, ayun lang. Totoo yan, yung may mga pagkain kami every event, may pagkain kami. Pero yung TF, hindi naman ano, hindi ganun kalaki yan. May mga abot, pamasahe, may t-shirt, ganun. Pero wala naman kasing kinikita ang pulo, sa totoo lang. Walang kinikita. Makikita nyo yan. Walang kinikita ang pulo. Pero, yung ganun kaliit na views, yung kapalit naman, flip-top na. At alam naman ng mga MC ko yan. Kahit naman kami, nung nagsisimula kami, hindi kami sa sunugan, nung dumaan kami sa sunugan, hindi ako binabayaran dyan. Lahat ng laban dyan, naging commissioner pa ako ng sunugan. Sagot ko yung event, kahit piso, wala ako nakukuha dyan. Kumbaga, tanim yung tawag dyan eh. Sa bahay katay, halos lahat ng laban ko 1-5 dahil tropa daw. Pero yung mga views, di ba, ang tataas. So, dito na lang talaga ako nakatikim sa flip top nung malaking talent fee. Kaya, sinasabi ko rin sa mga bata na kailangan nyo magtanim. Kasi dati nga, puta, nung wala pang flip top, dumadayo kami, pangyosi lang, pamasahe lang, kasi gusto namin mag-rap. Gusto kong ituro sa mga bata na huwag kayong masilaw agad sa pera. Mahalin nyo muna yung art. Yung pera, bonus na lang yan. Huwag nyong gawin tong art na to para sa pera. Gawin nyo siya dahil gusto nyo. Ngayon, pag kumita na kayo, bonus na lang yun. Ayoko kasing palakihin yung mga bata pagdating sa battle rap na pera agad yung goal nila. Mali yun. Pero yun nga, may mga ilan na naaabutan, may ilan na hindi. Pero pag may battle is tulad yan, sila Lip Cram, sila Poison, yung mga Lip Top MC, mataas ang views. At ang ginagawa ko, hinahati ko, binibigay ko sa kanila at yung iba pondo ng pulo. Para syempre may panggas, kasi wala naman talagang kinikita eh. Nagkakaroon lang ng malaking views pag Flip Top MC. Pero yun nga, ang masaya ako dahil maliit man yung views ng pulo, ang kapalit naman Flip Top. Ayun na yun. At dito sila makakatanggap ng pera. Kumbaga ito yung tanim muna, tanim, sakripisyo. Tulad nung naranasan namin dati. Tas para mag Flip Top na. Pero ayun. Anyway, salamat kay sinyo sa pag-promote ng pulo. Thank you, pare. Battle of the night, yung talent P, pansit tsaka apir. Tanginang TF yan, pampahaba ng karir. Tangina mo! Laas nun, pampahaba ng karir. Pero real talk, sa liga niya, ayaw na ayaw niya pag may nadadamay. Malinis naman yung pakay. E paano na lang kung mabadibag kita, edi wala kang karamay. Ironic lang, nagaling pa sa isang squatter na ayaw niya ng kadamay. But why? Ayaw mo ng damayan? Eh kahit di ako mandamay, panigurado, damayan. Damayan, yung impact, damayan. Dama pa yan. Di lang to checkmate, dama pa yan. Ang kalalabasan, magdadrama yan at magdadama yan. Sa madadama niyan, kung magdadahilan, edi dadagdagan ko ba't dadalatsan. Putang ina! Sorry, napahaba, nadadala lang. Ang ganda nung dada scheme niya dun. Dama at dada scheme. Ang ganda. Tanginang sinyo, di ba? May ganyan palang putang ina. Kung di pa ako kalaban mo, di lalabas yan ah. Hindi, nakaka-proud lang. Nakaka-proud na lumabas yung sinyo na yan sa laban namin. Nakaka-proud, tang ina. Sinong ayaw makakita ng all gods? Puki ng ina. Pero alam nyo bang, nung battle nila ni Sac Maestro, hinamon at sinabihan akong takot nito. Pero nung nalaman niyang papalag ako, si Gago nagpanik ng todo. Sa sobrang kaba, napatawag yung loko.
Kesyo wag ko daw idamay yung tungkol dun sa ano. Nung pinalagan may kondisyon na yung gusto. So paano o katukat sa'yo? Ba't binabaliktad mo? Oh, ganda. Kasi ako, matatakot dyan. Eh kahit, utang ina lang. Galing, tangin ang galing. Ang galing ni Sinyo doon, galing. Sino man di matatakot dyan? Mukha kang straight duty kawatan. Ang ina mo, straight duty kawatan. Literal na work from home pa, kaso bahay ng iba yung pinapasukan. Pero tama na nga. Work from home, bahay ng iba pinapasukan. Kawatan. Ang ina, ang galing. Kaso bahay ng iba yung pinapasukan. Pero tama na nga yan. Sa kabila ng mga biro ko at pagpapatawa, biglang naisip ko na, bakit pa? Kung ang pinakamasakit kong insultong pwedeng sabihin sa'yo, isi-sharenan ka. Mm-hmm. Ngayon tatanungin kita, kung mas ikatutuwa mo ba kung di ako magpapatawa? Game! Para sa nag-overtime? Ay, putang ina mo, wala akong paki sa overtime mo. Nanonood kaming hayop ka. Tartado! Alam nyo yung giraffe, mga bes. Galing ni Sinyo doon. Akala ko talaga, ayun na inaantay ko. Sabi ko, ito na, may personal na. Ito na inaantay ko. Ito yung gusto ko. Pero ang galing ni Sinyo doon, binali niya. Ginawa niyang joke. Ah, bumagsak sa pagjo-joke. Ang galing ni Sinyo dito. Ang ganda nung naisip niyang taktika. Yung mahaba yung leeg, tapos matatangkad, yung nakikita sa Safari Forest, o ganito itsura nun kapag kinumpres. Giraffe na kinumpres ang puta. Gago! My goodness! Di ka ba naaalarma? Kahit saan ka magpunta, yung tiyan mo laging nakabalandra. Naabutan nyo na ba itong nagsisyesta sa kalsada? Okay. Utangin na parang kotseng kubang nakabarada. Kaya maawa ka. Maawa ka sa misis mo, brother. Baka pwedeng pakiconsider. Paano pag binabackhug ng partner? Parang magpapalik ng galon sa water dispenser. Tang ina! Solid, solid. Tang ina, grabe yung mga jokes ni Sinyo. Grabe yung pukin ng ina. Ay, check ko nga muna. Nakakailang oras na ba tayo? Baka mamaya eh. Uy, 1 hour na pala, putang ina. Pero grabe yung mga jokes ni Sinyo dito. Hayop to. At ang nakakabader, yung My Day, panay-jogging pa yan. Yes. Imagine ninyo na lang, pag nagja-jogging to nung walang damit, parang Titan na pinakawalan. Takina, isipin nyo yun. Imagine ninyo yung puki ng ina mo! Pero in fairness ha, blooming ka. Feeling ko babae yan. Gagong puta. Eba, napanood ko laban nyo ni Master Fito. Ang cute! Ang cute na mga putang ina! Mukha kayong laruan sa mga tigpipisong chichirya. Tang ina. Ang chichip nyo talaga. Mm-hmm. Chichirya, ang chichip, chip, tang ina, ang galing. Pero kung usapang karisma, puta mali ka ng hinamon. Ngayon lang kayo makakakita ng underdog na kampyon. Oh. Walang corona to partida. Minsan lang lumabas sa isang taon. Pero pag sumalang pati buwelta, kaya kong gawing mukhang ahon. Tang ina. Matik na yon. Di naman sa pagyayabang. I'm just letting you know. Oo, may sariling titulo at naghari na kasi galawan pang pro. Di lang skills pati bulsa umaalsa, dapat ganun ka mag-grow. Pangmasa nga ako, lalo na kung usapan ay dough. Mm-hmm. I know. Hari na, mayabang, masa, dough. Tunog mayabang yung behavior. Pero binabalik ko lang yung favor. Tinulungan kang umangat sapagkat nang ma-meet mo yung creator. Mm-hmm. Yan ang napapala pag fame whore. Mm-hmm. Kakahiling mo ng tala, binagsakan ka tuloy ng meteor. Mm-hmm. Kaya next time, tol, be careful what you wish for. Galing nun. Ang ganda nung ender ni Sinyo dun, be careful what you wish for. Kasi nga, di ba, kinall out ko siya. Tapos,
ganito yung pinakita niyang performance na putang ina, ano, be careful, pinakita niya round 1, 2, 3, tang ina, ayun. Pag-iingat ka sa hihilingin mo sa susunod. Galing nun, tang ina. Round 3, ito na. Pag niyayakap daw ako ng asawa ko, pag ganun. Yan na. Parang nagpapanit ng galon. Ano ba naman yan? Mamaya, pag niyakap ka ni B, sabihin niya, totoo ba yung mga sinabi ni Shernan? Ininsulto yung pulo. Malalagkit daw. Wag naman ganon. Venue namin sa Branded, ang yayaman nyo, venue nyo, walang aircon. Alam niya ni boss, oh. Natawa siya eh. O, di ba alam ni boss? Tangin na, Benji, lagyan nyo aircon yung Branded. Tangin na, init-init doon. Kaya pinagpapawisan lahat. Pero kidding aside, gusto ko magpasalamat kay Sinyo at kay B. Dahil yung premium ng pulo, ayaw nilang pasabi, pero nagbibigay silang 10,000 para sa mananalo. Taon-taon yan. Kaya, wala po. Real talk yan, real talk yan, real talk yan. Kaya habang sinasabi ni Sinyo yun yung about sa pulo, iniisip ko, ay hindi, hindi ako magagalit dito. At wala, wala, wala dapat, walang ganung hit. Ang ginawa kong rebat, yung pag-thank you pa rin, tulad sa round 2 kanina, kung paano siya tumulong siya sa flip top. Kasi real talk, ayaw talaga ipasabi nila. Sila Sinyo, sabi, may mga tulong yan na ayaw nilang pasabi. Nagbibigay sila ng 10,000 yearly sa magcha-champion. At hindi lang sila, Branded, Hypebeat, Black Manila, nagbibigay din. At may mga, yung mga, may mga bagong paparating pang sponsor na sa pulo para madagdagan yung pera next year. Kaya maraming salamat sa inyo, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa pulo. At si Boss Anigma pala nagbigay din. Ayaw rin pa sabi ni Boss, ni Anigma, nung finals ng pulo, yung Oragon 3, nagbigay din siya para sa pulo. Boss, thank you. Si Boss ang sumagot ng resort, ba? Resort at handa. Problema sa akin, kahit anong sabihin nyo, pero sinusuportahan nila yung liga namin at masaya ako para doon. Hindi ko para questionin yung mga gusto nyo sabihin kasi, inang ba't dinamay mo? Game! Eto na yan, eto na. Eto na yung sinasabi ko na dito mas... Hindi ko siya typical na ginagawa pero nag-technical ako dito. Kasi gusto kong ipakita na tangina, hindi lang kami mga komedyante, kaya namin 'to. Wala nang aawat. Kung kailan ako nagwawala, doon mas lumilinaw ang panalo ng bawat line. Di malabong mag-dilemma ang paningin ko ngayong wala nang sight. Mag-dilem, paningin, wala nang sight, M-sight, okay? Kaya sige, magpatawa ka lang. Hanggang ang utak masabaw, cause your fucking whack. Ngayon may payasong pinasalang sa pakulo ko, magiging laughing stock. Payaso, salang, pakulo, laughing stock, yung sabaw, yun siya. Sabaw, cause your fucking whack. Ngayon may payasong pinasalang sa pakulo ko, magiging laughing stock. Under the influence of battle rap, kaya para makapagpataya, kailangan pang mandamay. Deputa ex kapre. Laughter is the best medicine. Kaya kapag ako nagpasaya, euphoria at ecstasy. Pag nagpasaya, euphoria at ecstasy, ano siya, ibang klaseng droga siya na nakakapagpasaya sa tao. Doon ko siya kumonekta. Comedy, komedyante, droga, pasaya. Doon siya kumonekta. Kapre, laughter is the best medicine. Kaya kapag ako nagpasaya, euphoria at ecstasy. Iba't ibang angle ang nakatutok na bala. Ito ay obvious na nga, na iba't ibang angle ang nakatutok ngayong most viewed ka na. Mm-hmm. Kaya every shot will penetrate. Hindi muna kita tatatarin, pero mapa-flatline sa tema ko. Literal na tit ang maririnig ngayong ang warning shots nakatapat sa tenga mo. Mm-hmm. Ganun kasi maririnig mo eh, pag ano eh, pag di ba, pag naputokan ka ng warning shot o may barrel sa tenga mo. Ganun. Tapos, yun nga, most viewed, nakatutok, ang daming nakatutok kasi nga most viewed ka, bala, barrel, ganun siya kumunik, ganun siya sumisiksik. Hindi ako all God! Fuck off! Pero di magpapa-olats! Pag nag-speed na God mode, mala Tom McDonald! Yun, Tom McDonald, may kantang God mode. Di ako nagyabang ng achievement, sa'yo na yung mga napili mong concept. Tapon mo na yung Honda Civic mo, mas bagay sa'yo Strada, total inutil kang Joseph! Pag ako nag-set... Grabe yun. Tapon mo na yung Honda Civic mo, mas bagay sa'yo Strada, total inutil kang Joseph! Pag ako nagseryoso,
Technical! Di na kaya yun! Pag ako nagseryoso, siguradong madadali yan. Massacre, ito'y hasaramen sa Taliban, kain, parang kariman, daing. Di makaila, aking galing, tanging, aking lamang ang masasaksiyan. Kala nyo happy-happy lang, yung dati nyo minahal papas lang kayo, sabihan nyo pa ako na tangina. Shernan, ikaw pa ba yan? Parang di na kita kilala. Nag-iba na ba ako? Nalimutan nyo lang na iba ako magpatawa. Parehas na Joker sa harapan nyo, magkatulad ba? Never! Iba yung Joker na Nicola Jokic dito sa hit! Legend! Mapara po sayaw! Obra ba? Di mo kaya to boy! Kaya ang gumiling ng gumiling! Parang dito mo nagbaoy! Medyo kinakapos ako dyan dahil dala na rin ng adrenaline. Yung parang yung nangyari kay Lanceta nung laban nila ni Mott, medyo nag-i-stutter siya. Kasi pag nag-a-adrenaline ka talaga, putang ina, kahit handang-handa ako nyan, yung adrenaline. Pero yun, buti na itawid ko siya. Yung flow, yun nga, yung ano ba yung mga sinabi ko dyan? Hasaramen sa Taliban. Kasi merong yung nangyari sa Taliban nga, yung hasaramen. Tapos, kain, parang kariman, multi-internals. Doon ko siya pinasok lahat. Kaya to boy! Kaya ang gumiling ng gumiling! Parang dito mo nagbaoy! Ang evolusyon ay taon-taon. Teknolohiya, pamumuhay, paniniwala at iba pa. Kasabay ng pagbabago yung kaalaman, hindi yung puro ganyan, mag-isip ka na natili ka sa kakayahan mo. Habang inaral ko pa ang battle rap, hanggang ang utak ay mapiga. Alam kong nag-i-improve na rin ang pandinig ng Hodges. Marunong akong mahiya. So doon ko siya, ito talaga naisip kong taktika pagdating sa round 3 na parang tangina, ito yung hindi mo pa nagagawa. Gagawin ko to. Bihira ko rin gawin. Gusto kong ipakita na kaya kong gawin to na hindi niyo makikita kay Sinyo. Ayun yung ito yung naisip kong taktika talaga sa round 3. At pili ko tumama pa rin naman yung napili kong angulo o technique. Na kasi hindi ko naman nakitaan ng ganun si Sinyo. Although yung jokes niya is bars kasi ang ganda sa pandinig. Pero yung internals para sa akin, mas siniksik dito yung round 3 ko. Gusto kong ipakita na ito yung technical na ginagawa ng mga technical bumabattle na kaya ko ring isiksik sa round 3 na hindi nyo makikita kay Sinyo. Ayun yung naisip kong taktika sa round 3. Kumbaga round 1, kung paano ka maging asawa. Round 2, paano ka maging ama. Round 3, paano ka maging rapper. Ayun siya. Doon umikot yung angulo ko. Doon ayun yung pinaka setup ng angulo ko. Hindi man siya naging epektibo sa mga tao sa pandinig para humiyaw, sumigaw, tumawa. Pero para sa akin, satisfied ako sa napili kong angulo para lahat itama o isunto kay Sinyo. Ako'y anak ng Muntinlupa. Yes. The best kong makisama pero masama maging kaaway. Pinakita ko na kay Sinyo kung paano manalo ng walang ibang dinadamay. Yun. Kung nandamay si Sinyo, pasok yun. Kung nandamay si Sinyo na parang asawa, etc., anak, etc. Kung nandamay siya, yung personal na ganyan, pasok tong sinabi ko, kaso hindi. Kaya hindi siya naging ganun ka-effective. Kasi wala namang narinig kay Sinyo na personal. Kaya hindi naging effective dahil sayang to. Pero para sa akin, kaya ko rin pinasok yan kasi past battle ni Sinyo, nandamay pa rin siya. Kaya dito pa rin pumasok yun. At para sa akin, tumama pa rin sa kanya yun. Kahit sang angulo tignan, panis kay Cher na itong makulit. At dahil talo ka na naman, mag-propose ka na ulit. Tangina, ano ba to? At bigla-bigla ako inalabas ng pagkain, puki ng ina nyo. 4:30 na pala. Eh, hey, Joshua! Are! Rollback daw. Naka-price rollback mode. Ang share na itong makulit. At dahil talo ka na naman, mag-propose ka na ulit. Yun. Ayun pa rin yung naging ender ko. Kumbaga, about sa kasal. Ako, overall, satisfied ako sa ginawa ko. Talagang si Sinyo ang pinuntirya ko. Pero kung ako magiging judge, sisihin nyo pa rin ang iboboto ko. Overall performance, ang dami niyang mga quotable lines, mga nakakatawa. Ako, ang target ko talaga, sisihin nyo lang. Pero dahil battle to, hindi ka pwedeng mag-stick lang sa gusto mo. Kailangan pangkalahatan. At nakagawa ni Sinyo yun. At tang ina, masaya ako na nagawa namin parehas to. At lumabas yung gantong Shernan at lumabas yung ganyang Sinyo. Panalo tayong lahat doon. We made it! Tang ina. Welta pala yun tong 11. Sinyo versus Shernan. Grabe yun.
Mag-ayos pang beses para sa sarili nyo, para sa buong event natin, at para sa orin. Yes, maraming salamat sa inyo lahat. Grabe yun, tangina, masayang-masaya ako hanggang ngayon. Maraming salamat ulit sa inyo lahat. Lahat ng support ng tunay, live at online. Kita-kits tayo sa October 5, Second Sight 13. Ang boto ng Orado, 5-0, magigay para kay Sinyo. Ayun, yung judging, panoorin nyo na lang yung judging at talagang, ayun na, makikita nyo naman yung dahilan ng mga tao. At meron pa nga doon, parang nakita ko yung judge, pag-judge ni St. Luke, parang nahirapan din siya. Gusto niya itabla, pero syempre kailangan may manalo. Anak na Muntinlupa represent, pare! Tangina, masaya ako sa ginawa namin. Congrats kay Sinyo. Tangina, solid na laban yun. Sana kaya ko pa, ha? Ako iniisip ko na talaga mag-retire sa battle kasi hindi na siya healthy sa pag-iisip, sa mental, nakakapagod. Pag nag-retire ako sa battle rap, magpo-focus na lang ako dito sa reaction video at yung gusto kong gawin na podcast. Yan. Kung sakaling dumating man na magre-retire na ako, yun na lang yung gagawin ko. Siyempre, mag-i-interview pa rin tayo ng mga rapper. Anyway, yun, sana na-enjoy nyo yun. Tangina, solid na laban yun. Panoorin natin na panoorin pa. Paabutin natin na kaya ba ng 10 million, 20 million? Tangina na. Anyway, bati na tayo bago matapos. Shoutout mo naman, idol. JP Jimenez, pati bebe ko, Zay De Los Reyes. Lagi ako nanonood habang nagwo-work na naman. Salamat, Otit, sa shoutout. Shoutout ulit pala sa batang Ong Yu from Ray M. Tito Share na mas lap trip yung Ken Ken Crazy G versus Jonas Lip from Pabati, Marikina City. Oy, thank you. Sana may ganito din sa flip top, mas solid siguro. Okay. Tito Share na baka pwede yung reaction video mo, J-Block versus Lil Strokes. Titi Bars, haha. Pa-shoutout na rin sa misis ko, Sahara Nadella, mga kawork ko dito sa Toronto, Canada, Eric Bacani, RC Pilak, Amiel Ocampo, and pinakapoging kapitan ng Leyte. Ayoko banggitin. Mala kayo dyan. So ayun, tangina, congrats sa flip top, congrats sa mga nanonood on live, congrats sa mga nanonood online, congrats sa mga rapper, MC na sumuporta, sa mga vlogger na nandun din, kay Boss Anigma, kay Sinyo, sa akin, we made it, nagawa natin yun. Maraming salamat sa inyo lahat. At yun, hanggang sa muli, sa mga magpapabate, huwag kalimutan lagyan ng pangalan na taga saan. At i-comment nyo na rin kung sino yung gusto nyo gawa natin na susunod na reaction video. Hanggang dito na lang to, mag-iingat kayo palagi. Magandang araw, anak ng Muntinlupa! Yeah!